Halos kalahating bilyong pisong halaga ng ayuda, serbiso at mga programa ng gobyerno ang nakatagdang ihandog bukas para sa ating mga kababayan sa Benguet. Sa ilalim po yan ng ilulunsad na Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Yan ang ulat ni Bella Lesboras live. Bella? Dominic, malamig man ang panahon ngayon dito sa Benguet. Tiyak naman na talagang mainit ang magiging pagtanggap ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa ating mga kababayang makikilahok sa Bagong Pilipinas Serbisyo Fair na ilulunsad nga dito sa Benguet bukas yan, araw ng Linggo hanggang sa Lunes. Dahil sa malamig na klima at magagandang pasyalan, karaniwan ang dinarayo ng mga turista ang Baguio City at ang buong probinsya ng Benguet. Pero ngayong weekend, hindi lang mga turista ang magdaratingan dito, kundi inaasahang bubuhos din ang iba't ibang programa at serbisyo ng gobyerno. Yan ay sa ilalim ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair na idaraos dito sa Benguet State University sa La Trinidad, Benguet mula April 21 hanggang April 22. Sa ngayon, puspusan na ang paghahanda ng mga otoridad para rito. Tampok sa BPSF ang iba't ibang social services tulad ng pamamahagi ng ayuda at mga family food pack. Mayroon ding regulatory agencies kung saan pwedeng kumuha ng passport, driver's license, NBI clearance at iba pa. Hatid din dito ang iba pang serbisyo ng gobyerno mula sa SSS, PhilHealth GSIS, Pag-ibig Fund at iba pang sangay. Mayroon din namang Lab for All para sa mga may iba't ibang pangangailangang medikal at iba't ibang serbisyong pang-agrikultura. Ayon sa mga organizer ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa Benguet, inaasang papalo sa 80,000 beneficiaries ang makikinabang sa aktibidad mula sa nasa 326 services na ihatid ng 70 participating national government agencies. Sa kabuuan, papalo sa higit 412 milyon pesos na halaga ng programa at serbisyo ang itatampok dito. Lahat po, kahit taga-Tawi-Tawi, pwede rin pumunta dito. Lahat sila po pwede mag-participate kasi sa gabi meron po tayong pagkakaisa concert. Nandiyan po si Bamboo, Darren Espanto at Rocksteady. Pwede po silang pumunta at manood doon. And syempre bilang taga-Benguet, we are proud to host. So ganito po kami mga taga-Benguet. Everybody is welcome po and we treat anybody as a family. This is the first time and through the initiative of our local host, Kung Eric Yap, and very creative initiative of our local host, dito po na-introduce yung private partnership natin, ma'am, no? Sa other Bagong Pilipinas Serbisyo Fair, all participating agencies are government agencies. Dito lang tayo nag-introduce ng private sector initiative like RFID, meron din po ata laboratory from Benguet Corporation, and some other private participating agencies. Ito din ang pinakamaraming services na i-offer, 326 programs and services ang ibabagsak dito sa Benguet, and I can attest that this is the biggest so far in terms of the number of programs and services. Dominic, sa ngayon nandito nga tayo sa Wright Park sa Baguio City at marami pa rin yung mga turistang dumarayo rito kasi nga, Dominic, kumpara sa Metro Manila ay talaga nga mas malamig yung panahon dito. Kaya kanina sa press conference, natanong nga din natin kaya Congressman Eric Yap kung nga paano naman yung mga turista na gusto rin nga makilahok sa Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. At yun nga, katulad na sinabi niya kanina sa soundbite, ay welcome kahit yung mga turista kasi may walk-in dito eh, kahit taga saan na, taga saan pa panig ng bansa, tatanggapin nila yan dun sa mga kababayan natin gusto mag-avail ng serbisyo. Pwede po yan dahil pwede naman yung walk-in. At kung gusto nyo naman mag-register in advance, pwede ding sumilip sa Facebook page ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair para makita kung paano nga mag-register. Dominic? Alright, maraming salamat, Bella Lesboras.